Hala, kaya bang matapos to ng 1 hour? Hindi yata kaya, guys. What's up? This is Ma'am Jen po ulit at ako'y nagbabalik. For today's video po ay, ang gagawin po natin is yung tinatawag po nating 1 hour challenge. Kakasya po kaya ang isang oras sa pagbabasa ko po ng tula na ginawa ko po since 2005 and then isinalin, wow, isinalin eh. Isinalin or isinulat po sa panibagong mga notebook. Kasi naluluma po kasi mga ay pinaka-huling sinulatan ko. Ilipat-lipat ko lang po dito. Actually, ito pong tula po na ito is nangyari po talaga sa buhay ko. Yung lahat ng nandito. From title number 1 sa number 1 na tula hanggang sa number 66 na tula. Ayan. Simulan na po natin. Dahil dyan, ako ay naka-66 na tula na. Yung iba po, hindi pa po nakasulat po dito. Pero, yung nandito po ay 66 na mga tula na. And, actually, yung isang tula po dito is nanalo po nung nilaban ko po ito sa paggawa ng tula. Kategory po niya ay Tagalog or Filipino sa school po. College ako. Sa Marikina. Marikina, college. Simulan na natin, guys. Bora na. Ayan, shout out po sa maiingay na kapitbahay ko po na tahimingan. Ayan, guys. Simulan na po natin. Okay. Time check. 5:35 PM. Okay. Ito pong unang tula ko na ginawa ay may title po siyang pangamba. Malalaman niyo po kung bakit pangamba ang title po nito. Ito po talaga yung naramdaman ko. Nangamba po ako noon. Nangamba. Ayan, yung mga kadramahan. Actually. Ayan. Actually, ang buhay talaga is punong-puno po yan ng drama. Okay, simulan na natin. Pangamba. Noong una ay hindi kita kailangan. Ngunit sa mga araw na nagdaan, ay lagi ka nang hanap at inaasam. At kahit saglit mukha mo'y mamasdan. Bakit ganito ang aking nadarama? Makita ka lang ay sumasaya na. Sa puso ay anong ligaya, bulong nito'y wala nang hahanapin pa. Ngunit ikaw kaya'y katulad ko rin? Nararamdaman ba'y tugma din? Paano ko madarama ang pag-ibig mo, gayong ikaw ay malayo sa tabi ko? Ako'y nangangamba na magmahal ka ng iba. Sa isang saglit ay mawala ka pa. Paano kung makita kita na mas masaya? Sa piling ng iba, yan ang aking pangamba. Nano, kanino ko kaya ito? Kanino ko kaya ito inaalay noon? Parang hindi ko maalaala itong pangamba. Kung kanino ba ako nagkaroon ng damdamin na gano'n. Kacharutan ko. Okay. Ayan. Yan po yung number 1. Sunod po is yung number 2. Gabay ng Diyos. Ayan. Sa lahat po ng pagsubok at nangyayari sa buhay natin, ang gabay po ng Diyos ang talagang mapapanghawakan po natin para kumbaga ay malampasan po natin ang mga pagsubok at tumayo tayong maging matatag pa rin. Ayan. Gabay ng Diyos. Sa bawat pagsubok sa aming buhay, mundo man ay mawalan na ng kulay, maubos man ang luha sa aming mga mata, tanging pag-ibig mo ang aming dala. Saan mang sulok mapadpad ng hangin, sa iyo ay lagi kaming dumadalangin.
Buhay man namin ay puno ng suliranin. Tanging gabay mo ang lakas namin. Kahit di man makita ng tao, tanging gabay mo ay dama ko. Hindi mo hinahayaang magdusa ang mga taong sa'yo ay umaasa. Ikaw ay marunong maawa sa mga taong sa'yo'y dumarakila. Ikaw ang Diyos naming lahat. Tanging gabay mo ay di mawawasak. Ayan guys, ito pong tulang ito ay ginawa ko kasi punong-puno na po talaga ng mga pagsubok ng mga panahon na yun. Ng mga panahon na bata pa po ako, simula bata po ako hanggang high school, nakaranas po talaga ako ng sobrang hirap. Actually, pagkatapos po ng high school, ay hindi pa rin po natapos yung paghihirap. So, kaya nagawa ko po ito kasi parang nawawala na po ako ng pag-asa, pero saan po ako kumakapit? Sa pananalig ko po sa Diyos. Ayan. Number 3, oras at panahon. Sa pagsapit ng umaga, ako ay nagising na. Hindi pa man makakabangon ay umaraw na. Ako ay dali-daling naghanda para sa sarili. Upang ang umaga'y simula ng taglay ang ngiti. Kay bilis ng lahat at sumapit ang tanghali. Kanina lang ay dahan-dahan, ngayon ay nagmamadali. Parang kay bilis ng orasan, hapon na naman. Umaga at tanghali, kay bilis dumaan. Pagdating ng gabi at oras ng pahinga, bago matulog ay nag-isip-isip pa. Bukas ang isipan sa mga bagay-bagay, ano ang gagawin pagsapit ng bukang liwayway? Sa panahon ngayon, inugo eh. Nako guys, hindi po COVID yan na. Nasa mid lang ako. Kasi ang dami nito eh, medyo ang haba pala nito. Ahem, ayan. Sana ba tayo? Sa bukang liwayway. Sa panahon ngayon, bawat minuto ay mahalaga. Kaya mabuti at mahalagang bagay ay gawin mo na. Upang maging kapakipakinabang at di maaksaya, sumabay sa bilis na panahon, nataglay ang pag-asa. Ayan. Dumako naman po tayo. Wow, dumako. Dumako tayo sa number 4. Pangarap. Nais ng lahat, ikaw ay makamit. Natutulala at kaylayo ng isip. Kahit gising na ay napapapikit at tuluyan na ngang mapapaidlip. Parang napakalayo mong abutin. Parang napakabigat mong buhatin. Tila isang lugar na kay hirap tahakin. Patungo sa isang nasang mithiin. Tulad nito'y kaparangang kay hirap liparin. Tila dagat na kay hirap languyin. Parang bundok na kay hirap akyatin. Tila mailap na ibon na kay hirap hulihin. Parang nagra-rap tayo. Pwede pala to sa rap. Bata man o matanda, hinahangad ka. Mahirap man o mayaman, inaasam ka. Ikaw man o ako ay meron nito. Ito ay ang pangarap ng kahit na sino. O diba, lahat po tayo may pangarap. Sobrang dami po ng pangarap. Hindi po nawawala talaga. Maliit man o malaking pangarap, mababa man o mataas, nangangarap pa rin tayo. At bandang dulo, marireceive din po natin ang achievement. Ayan. Ako, itong number 5. Parang pabigat na ng pabigat yung ating tula. Kasi parang nararamdaman ko na yung naramdaman ko noon. Dito po sa susunod po. Parang pasakit na ng pasakit yung pakiramdam. Ayan. Okay, number 5. Dukha. Isa kang dakila sa paningin ng lumikha. Ngunit ang mga tao sa iyo ay umaalipusta. Ang pagkakamali mo ay pansin ng lahat. Ituwid mo man ito sa kanila ay hindi sapat. Ikaw ay naturingang may kamag-anak na mayaman. Ngunit sila man ang tingin sa iyo ay basahan.
Para kang may sakit kung iwasan at napipilitan lang kung lapitan. Todo-todo kong pag-usapan at sobra-sobra kong pagtawanan. Ngiti ang iyong ibayad ay isnabang isinukli. Para bang tingin mo sa kanila'y kay itim na ng budhi. Ang sama ng loob ay lagi mong napapala. Ngunit walang halaga kundi idaan sa luha. Nararamdaman mong lahat ay ayaw sa'yo. At sadyang napakasakit sa puso mo. Hapdi at kirot na yan ay nararamdaman. Hindi po kasi gumagana guys yung aking condenser mic at yung sound card. Kapag po ang gamit ko po ay yung Oppo camera ko lang na ito sa cellphone. So kailangan po yung open camera ang aking gamitin. And then dun sa open camera, nag full storage na yan. Kaya ngayon yung ano na lang po itong camera na lang po ng cellphone ko. Kaya lang hindi ko po magagamit yung mic. So yun po yung nagiging problem ko po sa aking pagbablog. Yan. Pero tuloy pa rin natin. Number 6. Ayan guys, number 6. Ay, ito ang nais namin ni tatay. Actually, nasa Buhol po ako nito. Ay, naranasan din po namin yung hirap namin sa Buhol. Kaya parang gusto namin bumalik ng Maynila. Ganito po kasi yon. Okay. Number 6. Ang nais namin ni tatay. Ako'y nandito pa sa bayan ng Buhol. Sa paglibak ng tao, puso ay tumututol. Hangad ko ngayon ay makalaya at makaalis upang pawiin ang dusa at hinagpis. Kaming dalawa ni tatay, hangad namin ay tagumpay. Sa iiwan mo ng mahal, magandang buhay ay maibigay. Ngunit paano mangyayaring sa Maynila ay makabalik? Dala ang pag-asang tagumpay sa amin ay hahalik. Paano ito mangyayari kahit singko'y wala kami? Mga tao'y nilapitan sa tulong kami humingi. Pero hindi yata kami mapapahiram ng pamasahe. Ngunit ang kawalang pag-asa ay aking hinahawi. Alam kong ang Diyos ay lagi naming kaagapay. Palaging may awa at sa amin ay gumagabay. May duma. At kapag itinakda ang pagkakataon ng siyang kumilos, ang saya ay madarama at ipagpapasalamat nating lubos. Ayan. Number 7. Pakikipagsapalaran. Ito na yung parang, ano na eh. Kumbaga nakikipagsapalaran ako sa buhay. Bata pa ako nito, teenager pa lang na talagang gusto kong maalis kami sa kahirapan. So number 7. Pakikipagsapalaran. Kailangan ng talino at lakas ng loob upang sa lupa ay di ka sumubsob. Kahit sa hirap at maging sa pagod, gawin mong malakas ang mahina mong tuhod. Dalhin mo ang mabuti panangga sa kasamaan, laging panalangin ang iyong gawin at panghawakan. Dalhin mo ang pag-asa hanggang sa paglaban upang ang pangamba ay lagi mong malabanan. Bakit sa takot? Ay, nagkamali ako. Sige, ulit natin. Maging sa takot ay huwag kang padadala o padala. Dahil ang layunin mo ay tanging maganda. Sa kapwa mo ay huwag kang mahiya. Dahil ang nais mo ay hindi masama. Alalahaning ang tagumpay ay di madaling makuha. Sa pagmamadali mo, baka ikaw ay madapa. At pag-isipang mabuti ang iyong mga gagawin upang sa paglalakbay mo, ikaw ay palarin. Ayan. Number 8, Pasko. Kapag ito ay sumapit, lahat ay parang mabait. Para bang ibong umaawit sa puso mo'y umaakit. Kailangan nating mag-wrap kasi parang hindi yata abutin ng 1 hour to. Kailangan mapaabot natin ng 1 hour, mabasa lahat ng 66 na tula. Okay, masdan mo ang mayaman at masasarap ang handaan. Lahat ay may kasiyahan, kay lakas ng tawanan. Ngunit ang kulubi sa lansangan, tingnan mo kung may kaligayahan. Mga mata nila'y iyong pagmasdan, do'y kinukubli ang kanilang kalungkutan. Napakaganda ng araw na ito,
kung mabuting kalooban mo'y totoo. Sa kapwa ay pantay-pantay tayo, palagi sana kahit hindi Pasko. Okay, number 9, pagmamahal ng Diyos. Napatunayan kong kaibait ng Diyos, umaapaw na pag-ibig ay lubos, sa puso ko ay tumatagos. Nakikinig ka sa puso ng lahat, malinis marangal at nilalang na dakila. Kaya naman hindi magbabago ang pagmamahal at paniniwala ko sa'yo. Problema ay nalulutas ko dahil ako ay ginagabayan mo. Sa bawat hakbang ko ay tinatawag kita, kaya sa bawat puntahan ay kasama kita. Mahalin at pagtitiwalaan natin siya, dahil maging tayo ay mahal niya. Di mapapantayan ang pagmamahal mo, kaya pag-ibig ko'y ibibigay sa'yo. O, diba? Number 10. Buhay sekundarya. Yan. Nagkaroon na ako ng chance na makapag-aral po ng college dito sa dami ng pinagdaanan kong hirap at maraming pagsubok. Buhay sekundarya. Ang panahon na ito ay napakasaya. Kaibigan, kaklase ay naaalala pa. Kay sarap balikan ang mga alaala. Kwentuhan, tawanan, napakaligaya. Sa mga proyekto ay nagtutulungan. Masaya ang lahat, parang walang katapusan. Di malilimutan, maging ang talakayan sa mga grado ay sadyang pataasan. Mga kompetisyon ay sinasalihan. Ayan guys, ito yung number 10, buhay sekundarya. Kung saan talagang masaya itong buhay nung panahon ng high school. Okay, simulan natin. Ang panahon na ito ay napakasaya. Kaibigan, kaklase ay naaalala pa. Kay sarap balikan ang mga alaala, kwentuhan, tawanan, napakaligaya. Sa mga proyekto ay nagtutulungan, masaya ang lahat, parang walang katapusan. Di malilimutan maging ang talakayan, sa mga grado'y sadyang pataasan. Sa mga grado'y sadyang pataasan. Mga kompetisyon ay sinasalihan. Ang wakas naman ay may kagalakan, iba't ibang bagay na pinagdiriwang, sadyang di malimot at kaabang-abang. Dito rin yumabong ang paghanga, nagka-crush din ako. Bawat tibok ng puso ay nakakatuwa. Lumipas man ang mahabang taon ng saya, di mawawala sa isip ko ang buhay sekundarya. Number 11, unang hakbang sa kolehiyo. Ayan, ito nagkaroon ako ng chance na mag-college sa sobrang hirap ng pinagdaanan kong pagsubok. Working student po ako ng time po na ito. Unang hakbang sa kolehiyo. Simula na ang araw ng pasukan. Sadyang sa puso ay may kagalakan. Matutupad na ang kaitagal na inasam. Makapag-aral sa kolehiyo ay kasiyahan. Dalangin sa tuwi na buhay na maganda. Sa panahong bubunuin ay magtagumpay sana. Hawak ng dalawang kamay ang mga pangarap. Gagawin ang lahat ng may pagsisikap. Sipag, tiyaga at talino ang sandata upang sa lahat ng hamon ay may panangga. Pagtitiwala at panalangin ay mahalaga upang mawala ang mga pangamba. Simula ito ng malaking oportunidad sa buhay natin saan man mapagpad. Ang unang hakbang ay sisimulan patungo sa isang magandang kinabukasan. Okay, parang bumabalik yung mga alaala kapag binabasa ko to. Okay, number 12. Ang aking ama. Bata ka pa lamang ay namulat na sa kahirapan. Ikaw ay isang musbos na trabaho ang kalakalan. Sa murang edad mo, ikaw ay namasukan. Kahit mahirap, basta kumita ka lamang. Kahit ang elementarya, hindi mo itinapos. Pagkat buhay niyo'y kapos, kaya di mo inayos. Kinagisnan mo ang magulang sa inuman, na kahit noon sila ay hindi dapat tularan. Kahit kayo ay walang ulam, basta't sila ay may pulutan, sa minamahal at kinikilalang kaibigan. Hanggang sa malasing na, pinggan kutsara ay lumilipad na, pagkat mga magulang mo ay nag-aaway na pala. Ngayon nga ay nasa tamang edad ka na, ang iyong ama ay sumakabilang buhay na. Ang iyong ina sa Diyos ay nagbabalik loob na. Ang pag-inom ng alak ay gagayahin mo pa. Maging sa kasiyahan at maging sa kaarawan, kapag nalasing ka na, tiyak na may kaguluhan. Ice cream na dala nila ay itinatakbo nila.
maging ice cream na dala ko, walang kalasa-lasa. Ikaw ngayon ay mayroon ng pamilya. Nararanasan namin ang hirap kapag lasing ka na. May hawak na itak at naghahabol ka pa. Nanghahabol ka pa. Tago dito, tago doon, kahit saan mapunta. Kapag ang alak sa ulo mo ay gumagapang na, maging ang ina namin ay sinasaktan mo pa. Ang kinagisnan mo ay pinararanas mo pa. Galit sa puso mo, sa ulo napupunta. Sana nga ay nagbabago ka na, upang pagdating ng panahon tayo'y masaya. Pagkat dapat ay magbago habang maaga pa, upang sa pagtanda mo ay may maiwang maganda. Okay. So actually ngayon nagbago naman na siya. Sigarilyo na lang talaga ang hindi mawala. Ayan. Yung alak tsaka yung mga pagwawala, nagbago na. Siyempre, alam mo hindi po magbago dahil senior na si tatay. Ayan. Yan po yun. Next is number 14, pagsubok. Lahat ng tao ay nagkakaroon nito. Mayaman man o mahirap, taglay ito. Estado lang ng buhay ang nagkakaiba, pero kung iisipin, magkapareho pala. Magkakapareho pala. Hindi nagtagumpay sa larangan ng pag-ibig. Walang kasalanan pero nasa bilibid. Mayroong nangarap, ngunit hinadlangan. Hindi ka na binigyan pa ng karapatan. May mga nangarap na mag-aral, ngunit hanggang ngayon, yan pa rin ang usan. Dito sa mundo, sadyang magulo, hindi mo malaman kung ano ang totoo. Pero sabi nila, pagsubok lamang yan, hindi mo dapat talikuran at katakutan. Dumarating yan kahit sa kanino man, harapin mo lang at paglabanan. So guys, hindi po ako nabilibid ha. Ayan. Isa dito yung sa, para sa akin, yung nangarap ako mag-aral. Na, akala ko hindi na talagang bibigyan ng chance, pero yun, nabigyan naman ng chance. Okay, number 15. Isang pagkakamali kay laki ng sanhi. And kapag nagkakamali po kasi tayo, minsan malaki nagiging sanhi niya. Actually, yung may mga kakamali ako na parang binagsisihan ko na sana maganda, sana naging resulta yung mga ganun bagay. Isang pagkakamali kay laki ng sanhi. Minsan kailangan mo pang magkamali bago mo makamit ang iyong minimithi. Minsan kailangan mo pang mahirapan bago malasap ang kaginhawahan. Bata ka pa lamang mayroon ka ng pagkakamali. Ngayon pinagsisisihan mo, ikinukubli. Para bang gusto mong ibalik ang kahapon upang mabago na biyaya sana ngayon? Ang ingay ng aso kong si Jumbo. Okay, yan na lang natin guys. Tuloy natin to kasi 1-hour challenge to eh. Sa bawat araw nang hihinayang ka na, mga nangyari nooy di na maibabalik pa. Pagkakamali yun na dapat kalimutan na, pero bangungot pa rin sa iyong alaala. Sa kasalukuyan ba na may mali ka pa? Hindi ka na natuto sa nagdaan na. Sadya nga bang ikaw ay TANGA na? O puno lang ng problema kaya ganyan ka? Number 16. Oh my God, 16 pa lang tayo out of 66. Pangalawang pagkakataon. Ninais mong makamit ang bagay na gusto mo. Ngunit sa bawat kilos mo, ikaw ay talo. Pakiramdam mo, ikaw ay pinakamalas na tao. Na para bang ang mundo ay gumuguhu sa'yo. Napag-isip-isip mo ang Diyos ay narito. Taimtim na dasal ay kinalimutan mo. Kaya tuloy akala mo ay nag-iisa ka na. Sa dami ng problema ay litong-lito ka na. Buksan mo ang puso mo at ikaw ay manalangin. Ibalik ang tiwala sa Diyos, ika'y papalaring. Mahina mong kaloob ay pinalalakas na. Magulo mong isip ay naging maayos na. Sa pagkakataong ito'y pinagpapala ka. Huwag mo nang isiping sa una'y nagkamali ka. Ngayon nga nagsimula na ang buhay mong maganda. Dahil sa pangalawang pagkakataoy, panalo ka. Ayan, parang nararamdaman ko na unti-unti na ako nananalo. Number 17, ayan, torpe. Ayan. Meron po kasi akong naramdaman noon na parang may gusto po sa akin yung guy, pero parang napaka-torpe niya po. Ayan. Oh my God. Okay, ito yun. Sa tingin ko, ay sa akin interesado ka. Di ko lang malaman kung sa akin nagmamahal ka. Mga titig mo, sa aki sadyang nakakadala. Sa puso ko ay nagbibigay ng saya.
Kung ikaw man ay umiibig sa akin, lumapit ka lamang at sabihin sa akin, pag-ibig na tapat at sadyang totoo, at sasagutin kita ng matamis kong oo. Yan. Ngunit sadyang yatang wala ng pag-asa. Sa isang saglit lamang, binaliwala mo na. Akala ko pa na may makatotohanan na. Pagkagusto mo'y parang bulang, naglaho na. Kay hirap palang umibig sa tulad mo, kay sakit isipin pang good time lang ito. Pero bakit pagmamahal ang nadarama ko? Ngunit bakit pa sa torping katulad mo? Yeah, sa mga shout out sa mga torpe po dyan. Ayan guys. Ito, maganda to. Number 18. Nauso po kasi, talagang uso ito dati. Ayan, textmate. Ayan, ngayon kasi wala na tumama to. Video call na, chat, Facebook. Maganda pa rin yung mga naranasan yung dati kasi parang nakakakilig. Yung mga sulatan pa nga, nakikipagsulatan. Ayan. Mga batang 90s. Shout out po sa mga batang 90s po dyan. Ayan. Ayan, kagaya ko po. And then, sa mga, syempre, sa 1988 ako, sa 1988, yan, kasama rin naman ako dun. Kasi 1988 ako, tapos nag-1990s, 90s din ako, batang 90s din. Okay, ano dyan? Okay. Number 18, textmate. Sa isang text na natanggap, ako ay nabigla. Hindi makapaniwala at ako ay natuwa. Nakalagay doon ay kay ganda mo talaga. Napatingin sa salamin at ako ay natawa. Bigla ko tuloy nasabing, nag-a-addict ka ba? Nanay ko lang naman ang nagsasabing ako'y maganda. Tinanong ko sa iyo, saan mo nakuha ang number ko? Ang sabi mo, sa kulay blue na clear book ko. College ako nito. Tinanong ko rin sa iyo, ano ang nagustuhan mo? Ang sagot mo, simple ka lang, yan ang nagustuhan ko. Upang mapatunayan na ako ay kilala mo. Marami akong tinanong at sarili ko'y pinadescribe ko. Nadescribe mo nga lahat, pati mga kaibigan ko. Kahit kulay ng bag ko ay alam na alam mo. Kahit pala hindi ako artista, may stalker ako. Nakatanggap na naman ng text mula sa'yo. Nagulat ako, ang sabi mo kasi ay I love you. Ang sabi mo pa, pag niligawan kita, agad ako'y sagutin mo. Aba, ang angas mo naman, sa isip yan ang nasambit ko. Sa sinasabi mo lang na pangalan, yan lang ang alam ko. Hindi ko pa naman nakikita kung ano ang itsura mo. Hindi na ako makatiis, kaya nag-reply ako. Ang daya mo naman, kilala mo ako, pero di kita kilala. Ang sagot mo, sa paglapit sa akin ay nahihiya ka. Dumating ang araw na gusto na kitang makilala. Di ka lumalapit, ang layo ng distansya. Pero kahit malayo, tanaw na tanaw kita. Nakapagtatakang nahihiya ka, eh gwapo ka pala. Maputi matangkad, gwapo, imposibleng sa akin magkagusto ka. Hindi ko matake, kaya saglit ay umalis ako. Ano kaya ang totoo? Torpe ba siya o nanggugood time lang? Kaya hindi kumawari ang buong katotohanan. Kaya naman sinubukan kitang tawagan. Pamiskol-miskol lang ako. Nagwapuhan yata ako sa'yo. Lagi akong nagmimiskol kapag ginusto ko. Nakulitan ka yata sa'kin kaya nagpalit ka ng number. Yan, nagpalit pala siya ng number. Di hindi totoo, diba? Nararamdaman niya. Nanggugood time talaga. Pag-erase ng number mo sa phone book ko ay is better. Kaya ang SIM na yon ay isinantabi ko na. Bahagi yun ang kalokohan sa buhay at mga alaala. Kaya naman ang SIM ko ay pinalitan. Ay, dahil ayoko na ng mga kalokohan, nais ko lang sabihing salamat pa rin. Dahil sa mga araw na iyon, ako'y nag-enjoy din. Kahit medyo masakit, pilit na lilimutin, alam mo namang siguro na ikaw ang tinutukoy ko. Kaya sana masaya ka lagi sa buhay mo. Pag nabasa mo ito, tiyak na matatawa ka.
dito sa MPC. May pang MMK pala. Ayan, sa school and college. Ayan. Shout out sa iyo. Hindi kita nakilala ng personal. Ayan, hindi mo lang tayo nakapag-usap ng personal. Sino ka ba talaga? Okay, number 19. Opi. Actually, ito yung naramdaman ko nung parang na-opi ako sa mga sinasamahan ko or sa mga yung mga ganung bagay na na-opi tayo, out of place. Sa bawat gawin ko, di nyo napapansin. Sa bawat salita ko, ayaw nyong dinggin. Kay hirap ilabas ang nais kong sabihin. Kahit anong gawin ko, di nyo pinapansin. Parang wala kayong nakikita sa pagdaan ko. Kahit yata magpapansin, walang pakialam kayo. Magawin na lang natin si Jumbo, yung aso ko na soundtrack. Parang ano, kaya dito? Sound effect! Ayan, sorry, sound effect pala. Kahit yata sumigaw, wala kayong maririnig. Mga tengan nyo ba'y sadyang nakapinin? Kapag nagtatawanan kayo, ako ay tumatawa. Kapag seryoso, pagiging seryoso rin ang pinakikita. Huwag lang ma-opi sa mga mata nyo, upang kahit dyan man lang ay kasali ako. Napakahirap ma-out of place sa inyo. Minsan na-out of place sa mga kaklase ko. Minsan na-out of place sa mga kaibigan ko. Pero ang mas masakit, ma-out of place sa puso mo. Oh, charot! Mapagan-ganan ko. Okay, number 20. Kakayanin ko ang mag-isa. Ngayon nga ay kakayanin ko na mag-isang haharapin ang pag-asa. Malayo man sa minamahal kong pamilya, pipilitin ko pa rin kahit nag-iisa. Ito yung nakipagsapalaran na ako sa Maynila from Bohol. Mahirap ang mag-isa, wala kang karamay. Ngunit titiisin, mabigyan ko lang kayo ng magandang buhay. Alam ko namang tayo ay matatagumpay. Sa bandang huli, kayo pa rin ang kaagapay. Kahit sa pagkakasakit ko ay hinahanap ko kayo. Pag-aaruga nyo ay wala sa tabi ko. Oh my God, naaalala ko ito. Naiyak ako. Oh my God. Pag-aalala at pag-aalaga ay di ko magagawa. Hindi magagawa ng sino mang kasama ko at dito ay nakilala. Kailangan kong tumayo para sa sarili. Dahil ako ay di nakatulad ng dati. Napagtanto ko na kapag ikaw ay nag-iisa, huwag ka nang naghahangad pa o maghangad pa ng sino pa mang makakasama. Salamat sa Diyos, malakas na ako. Dahil hindi ko rin kaya ang ganito. Kapag may sakit, kay hirap talaga. May kasama man, ako pa rin ay nag-iisa. Next, number 21. Masama ba ako? Minsan natanong ko na rin sa sarili ko na masama ba ako? Nung time na ano to eh, parang hindi pa ako teacher nito. Way back, ano pa to? 2007 po yata ito. 2008, mga ganun. College life. Masama ba ako? Kung masungit man ako sa inyong paningin, pwes mali kayo dahil doon tinatago ang aking panindin. Kung sa pinakikita ko ay masama na ako, di nyo lang alam, umiiyak din ako. Alam kong di nyo maintindihan ang ugali ko. Ngunit pilit ko pa rin niyang binabago. Sama ng loob, pilit kong hinahawi, upang sa inyo ako ay makabawi. Siguro nga masama ako para sa inyo, ngunit alam ng Diyos ang buong kong pagkatao. Sa bawat pagkakamali ay nadarama ko ang hagupit at sakit dito sa puso ko. Sa bawat pangaral nyo, parang wala akong tama, mali pa rin ako maging sa aking pagsasalita. Kung hindi dahil sa inyo, wala ako ngayon sa ganito kaganda at matatag na pundasyon. Ngunit sana naman, wag nyo nang banggitin kung sa inyo, sadyang ang budhi ko ay maitim. Lahat ng kabutihan nyo ay aking sinusuklian o susuklian, ngunit para sa pamilya ko ang aking pinaghirapan. O, di ba? Minsan may magda-down sa atin. Okay, next, 22.
sama ng loob. May mga gabing hindi ako makatulog. Kahit anong gawin mo, kaman sa una na isubsob. Pabiling-biling sa higaan at di na maunawaan. Ako nga yata ay sadyang naguguluhan. Gusto kong ilabas lahat ng sama ng loob, ngunit paano ko ito masusunod? Kung hindi dapat ipakita sa kanila ang bawat sakit na aking nadarama. Ilang sandali lang ay may naisip na ideya. Kumuha ng ballpen, kwaderno at ako'y nagsulat na. Heto na naman pairalin ng pagkamakata. Salamat sa mga tula na aking nagagawa. Sama ng loob agad ay nawala. Sabi nga nila, pag may sama ng loob, buhay mo ay pilit na sumusubsob. Sa hirap ng buhay, pilit kang ikukulog. Kaya sama ng loob, pilit kong iwinawaksi. Upang sa mga panahoy di na magsisi. Sisimulan ko ang bagong buhay na di gumaganti. Upang makatulog ng maluwalhati sa gabi. Marami po talaga sa amin na nang ape, yung mga panahon po yan. Pero ngayon po, yung lahat ng sama na loob ko noon, parang childish ano lang po. Kasi yun, naging matured na yung ano ko ngayon, pag-iisip. Ito na ako ngayon, professional. So, natawa na lang ako sa mga bagay-bagay. Pero sabi niya, hindi po natin malilimutan lahat ng yun. Pero kaya po nating tanggalin yung sama ng loob. Yan po. Pero yung pangyayari yun din natin kayang limutin. Yung mga pang-aapi, minsan pa, mga kadugo. Pero napatawad ko na. Kasi yun naman talaga eh. Para makausad ka sa buhay, kailangan mo na rin magpatawad. Para mawala yung sama ng loob. Para yun kasi pag puno ka ng sama ng loob, parang ang hirap paabot ng mga pangarap mo eh. So, tinanggal ko yung mga sama ng loob ko. Na actually, naging inspirasyon ko rin naman yung mga sama ng loob. Kaya naging matagumpay ako sa unti-unting nagkakaroon ng tagumpay yung aking mga pangarap. Ayan po. Pero, nawala na po yun. Yung mga ganun. Kasi parang, ano na po eh. Tapos na yun. Sa sobrang tagalan ng panahon. Although, nandun yung konting sakit. Nandun yung konting kirot. Pero yun ay ginagamit ko na as inspiration para makapag-inspire din po ng ibang mga tao. Yan po. Matuto tayong magpatawad. Number 23. Minsan, ganito, ililihim ko na lang. Yan. Minsan may mga ganitong pangyayari. Minsan, mas mabuting sarili. Minsan, meron tayong mga tinatawag na white lies. Mas mabuti kahit ano ay ilihim ko na lang. Ayan yung mga ano ko eh. Number 24. Nasasaktan din ako. Madalas ninyong nakikita ang kapintasan ko. Panlabas na anyo pati ang ugali ko. Pagkukumpara sa ugali at itsura ko, para bang gusto ninyong sabihin ba't nandito ako? Hindi nyo ba nararamdamang nasasaktan din ako? Hindi ko naman kayang maging perpekto. Nagkakamali din at minsay di maganda ang ugali ko. Pero wag namang paulit-ulit pa kayo. Pakiramdam ko tuloy ako ay nag-iisa. Nasa bawat puntahan ko ay di masaya. Mga kaklase at kaibigan ko ay nagpapaligaya. Kaya ang paaralan ng aking panangga. Akala nyo ba ay isa akong bato? Hindi nyo lang alam na ang nararamdaman ko. Halos bumuhana ng luha ang silid ko. Dahil di nyo maramdamang nasasaktan din ako. Number 26, break up. Yan. Naranasan ko rin mga break up na ganito. Diba? Noong una, kang makita at makilala. Ang mga mata mo'y tila malungkot kahit masaya ka. Mayroon akong naramdaman na di maintindihan. Tila gusto kitang makilala ng lubusan. Saglit tayo ay naging magkaibigan hanggang sa higit pa riyan ang napuntahan. Masasabing tayo noon ay nagmamahalan at tayo nga ay naging magkasintahan. Aaminin ko ako rin ay kinilig sa piling mo. Sa sweetness at pag-ibig na ipinadama mo, mahal mo ako at iginagalang na kahit relasyong patagumay, ito pa rin ay nalaman. Para sa akin ay napakabait mo, ngunit maraming kakilala ang tutol sa iyo. Estado sa buhay, edi raw tayo bagay. Yan na nga ang batayan sa tunay na buhay. Ngunit bakit sa iba ay hindi ko makita?
lahat ng iyong ginawa at ipinadama. Sana nga lang ay nakakaangat ka sa kanila upang may dahilan ako para ipagmalaki ka. Ngunit sadya nga yatang di ka pa ako umiibig. Kahit hihirap namang ipagpatuloy kung puso ko'y manhid. Sa paghihiwalay natin, tayo ay nasaktan dalawang walang duda. Pero mas mabuti nga ito upang sarili ko'y hahanapin ko pa. Oh, take note guys, wala po sa estado ng buhay ang pag-ibig. Ayan po. Shoutout sa aking ex yan. Madalas na ako ay pinagtatawanan dahil nga ikaw ang aking kasintahan. Mga lait at puna sa iyo, puno ng panghusga. Bakit sariling mantsa nila ay di nila nakikita? Di ko pa naramdaman ang pag-ibig na sinasabi nila. Ngunit balang araw yan ay madarama ko na. Sana nga lang sa taong di na mahuhusgahan upang kaya kong ipagmalaki at ipagsigawan. Ngayon nga ay pareho na tayong malaya. Magmahal ka na ng iba at ako'y kalimutan mo na. Sapat na ang minsan kaysa sa kasalukuyan. Kung ang kasalukuyan din naman ay isang minsan. Pagmamahal mo ay hindi ko kayang suklian dahil ang puso ko ay may ibang inaasam. Kaya tinapos ko na ang ating ugnayan upang sa pag-ibig ko ay di ka masaktan. Actually, minahal ko rin siya. Kaya lang, mas mahal ko yung pangarap ko, yung pag-aaral ko. Yung parang pinapili ko kasi ako yung... Ayun yun. Pinili ko yung pag-aaral. Katulong naman kasi... Ngayon, nakatapos ako ng pag-aaral. Professional na ako ngayon. Yun yun. Okay, next. Number 27. Apektado ako. Napakasaya ko sa tuwing... Number 26 na tayo, guys. Apektado ako. Napakasaya ko sa tuwing ikay makikita. Nabubuo ang araw... at nakakatuwa. Sa bawat araw, mukha mo'y matitigan. Kahit sa sulyap mo, ako ay matapunan. Sa isang text doon lang kita nakilala. Bakit hanggang ngayon ay inaasam ka? Kahit di para sa aking ngiti mong pinakikita. Sa puso ko na may nagbibigay ng kilig at tawa. Ngayon nakikita kitang may kasamang iba. Hindi ko namamalayan ako'y apektado na pala. May konting kirot dito sa aking puso. Bakit pa kita nakilala, patuloy na sinasamo. Araw-araw lagi kitang hinahanap. Ngunit makita man kita, di ko malasap. Ang sinasabi mo noong pagmamahal, na ngayon naman ay aking inuusal. Dapat nga siguro ako'y makamove on na, dahil yon ay matagal-tagal na rin pala. Ngunit bakit puso ko pa rin ay nalilito? Sa bawat galaw mo, ay apektado ako. May mga ganyang mga kaganapan din. Mga panahon na yun. Okay, number 27 is call mate. Yan, usong-uso po ito dati. Tahimik kong mundo'y binulabog mo. Puso kong nahihimbing ay ginising mo. Kay sarap marinig ang gwapo mong tinig. Nagmula sa isang tawag, damdamin ko'y kinilig. Dahil sa isang kaibigan ay nakilala ka. Ngunit kay saya ko kahit di ko pa nakikita. Akala ko'y natapos na ang lahat-lahat. Ngunit tinig mo ko pala'y iyong hinahanap-hanap. Unti-unting nahuhulog ang kapadamdamin. Kahit parang T-A-N-G-A man ang sa ati ituring. Patuloy na pinahihiwatig ay tunay mong pag-ibig. Binigyan mo ng kulay ang aking daigdig. Lumipas ang mga araw kay naging kasintahan. Bawat mensahe at tawag puno ng pagmamahalan. Kahit siguro ako ay kanilang pagtawanan, hindi nila magbabago ang aking nararamdaman. Isang bagay at litrato ang ipinadala mo, na para bang ang nasira kong puso ay binuo mo. Sa gwapo mong mukha, lalo kitang nagustuhan. Kapwa boses at litrato lamang ang pagkakakilanlan. Kapwa tayo nangarap para sa ating dalawa, hawak ang mga pangako sa isa't isa. Sana sa paglipas ng maraming taon, umayon man lang sana ang pagkakataon. Ayun guys, hindi ko talaga siya nakita. For how many years? Hindi ko talaga siya nakita. Hindi kami nabigyan ng chance na magkita. 2 years ko naging jowa noon. Sana sa pinapangarap nating pagkikita, ay huwag mabago ang kapo natin na darama. Puno man ng alinlangan ang aking puso,
patuloy pa rin aasa sa naiwang pangako. Kung magbago man ang lahat ng ito, pag-ibig mo man ay hindi totoo. Nakahanda pa rin akong makita kahit ayaw mo. May malinaw, may maiiwan namang alaala sa buhay ko. Sa pagkikita man natin ng personal, sana naging ganap na ang pagmamahal. Kung ikaw man lang sa aking nakatadhana, pagdating ng panahon, sakay di ka makakawala. Okay, hindi talaga kami nakikita. Yun yung pinaka-end mo. Okay, number 28. Kandila ng pag-ibig. Bago ako matulog, ikaw ang laging iniisip. Ikaw pa rin ang kapiling hanggang sa panaginip. Pagising sa umaga'y ikaw ang ninanais, na sana ay makamit ko na ang pag-ibig mong kay tamis. Sa tuwing kasama kita, ako ay masaya, hinahanap-hanap at dinadalangin ko pa, na sana ay huwag mo akong iiwan, pagkat ikaw sa buhay ko ay malaking kawalan. Minamahal kita nang di mo nalalaman, kaysa naman malaman mo at ako ay iwasan. Masaya akong nandyan ka at nakikita ko, kaysa naman nandyan ka nga na parang isang anino. Para kang kandila na nagbibigay ilaw, sa madilim kong pusong sa pag-ibig ay uhaw. Ayaw kong sindihan ang kandilang may pag-ibig na lubos, dahil ayaw kong makitang puso mo'y nauupos. Hindi ko alam kung ako ay mahal mo, ang nadarama ko lamang ay pag-aalaga mo. Kay sarap mahimlay sa mga bisig mo, na para bang sa mga oras na iyon ay ligtas ako. Kailan magliliwanag ang kandila ng pag-ibig, kung sa pagsindi ko'y hangin ay umihip? Siguro ay nakakamtan ko na ang pag-ibig mo, kung ang kandila kahit sa umagay, kailanganin ito. Ayan guys, bihin kong pagtingin mo sa, siguro sasabihin kong kanino man. Dati pa yon. Long, long time ago. Okay, number 29. Lihim. Ayan, lihim. Marami ang nangyayaring pag-ibig ay itinatago. Dahil kay sakit isiping patuloy na mabibigo. Kailan may hindi mo pwedeng ipagsigawan ito. Dahil kahit bulong lang ay malalaman mo. Patuloy kang umaasa at naghihintay na agad sabihin ika'y mahal niyang tunay. Ngunit nadarama mong mahal ka niya, subalit pagmamahal bilang kaibigan lang talaga. Nasasaktan ka sa tuwing may kausap siyang iba, masaya ka kapag lagi ay kapiling mo siya, na ang bawat makikita sa inyong dalawa ay para bang magkasintahang walang duda. Hanggang ngayon umaasa kang magiging totoo na ang pag-ibig niya ay magiging sayo at ang pagmamahal bilang kaibigan ay mapapalitan ng tunay na pagmamahalan. Patuloy ka pa rin na sa pag-ibig ay umaasa kahit sa pagputi ng uwak mo pa ito madarama. Ngayon ang salamin ay hawak mo na, sana pagsulyap dito ay matauhan na. San paghihintay at nadarama mo'y nasasaktan ako. At sa salamin, makikita ang lahat ng totoo. Dahil ang totoo'y ikaw ang refleksyon ko. Ang taong umiibig, walang iba kundi ako. Ako po yung umiibig. Okay, guys. Okay, guys. Ito na. Ayan po, nilagay ko po. Actually, sinave ko pa po yung libro nito kahit nabaha. Ayun pa rin, medyo matigas yung pahina, pero hindi na mabubuksan. Ito po kasi yung tula kung saan March 7, 2010, nanalo po ako ng second place po, MPC Journal Tala Award in Marikina Polytechnic College. Ayan, paghawi sa ulap ng ating paaralan. Ang katotohanan ay sa ulap na takpan, paghawi nito ay ating masasaksihan. Patak sa realidad sa ating kapaligiran, ambon ng mga isyu ay mapatutunayan. Uhaw sa kagamitang sadyang kulang na kulang,
tila bitak na lupang naghihintay na diligan. Ulan ng kompetisyon sa bawat kaantasan. Sa wari nila'y dahon at bulaklak ang pagpipilian. Malilinis na palikuran ay nagiging marumi. Ikaw na mismo ang tanging makakasaksi. Tila tumutubong damo ang makukulit na estudyante, na sa bawat halaman hindi lahat ay pwede. Sa aking pagtalikod, lagi ko yang inaalala. Sana sa pagharap ko'y may pagbabago ng makita. Binhinang disiplina ay atin nang itanim, upang ang bawat isa ay may magandang aanihin. Mas angat man ang iba kaysa sa ating paaralan, mas nakatataas naman tayo sa ibang larangan. Kaya huwag sayangin ang butil ng tagumpay, upang ang bungan ay mahawakan ng ating mga kamay. Butil man tayo ay kayang makipagsabayan, kahit sa matatag ng mga halaman, at kahit puno na silang matuturingan, tayo naman ay ugat at sa puno ay kapitan. Ulang tikatik sana'y pumatak na, upang madiligan ang binhi at mamunga. Madilim na ulap ay mahawi ng tuluyan, sa paghawi ng ulap ay araw ang namasdan. Okay? Number 33? Ano? Number 31? Bandila ng kapayapaan. Bandila ng kapayapaan. Dahilan sa mga bayaning ating dinarakila, mula sa pagkaalipin tayo ay naging malaya. Naipaglalaban natin ang ating mga sarili at walang sino man ang sa atin ay gagapi. Ngunit sa kalayaan yatang ating natatamo ay may taong gumagawa ayon sa gusto. Kahit pamasagasaan ng kapwa Pilipino, makuha lamang ang kani-kanilang trono. Tulad may hangad ko rin ang kapayapaan at tuluyan ngang sa gisag ng pagkakaisa ay ating tahiing muli upang ang napunit na pagkakabuklod ay mahabi. Sa sinasambit nating tunay na kapayapaan na nagmula sa labi sa puso maramdaman. Ngayon nga ay simulan na nating itaas, bandila sa buong mundo'y pag-ibig ay wagas. Kay sarap damhin ang payapang mundo, malayo sa kasamaan at malayo sa gulo. Saksi ang Diyos sa pagbangon mong muli, at sa bawat isa pag-ibig ay mamutawi. Sama-sama nating iwagayway ng ating palad, upang itong bandila ay sa hangin di malipad. Okay. Number 31. Impatience, kakaiba ka. Ito'y alay ko po sa Marikina Polytechnic College po, may alma mater. Sa pagsikat pa lang ni Haring Araw, amin lang ang pilit na tinatanaw. Sa sisimula naming pagsasanay, nawa kami ay maging matagumpay. Kay daming balakid ang aming hinarap, masasabi rin kami ay naghirap. Bulyaw at utos din namin iniinda. Basta't kaming patience ay magkakasama. Di man matalik na magkaibigan, sa OJT kami ay nagkamabutihan. Pagkakakilala ay lalo nang lumalim, tunay na kaibigan nangang maituturing. Magkasama sa kalokohan at sa kasiyahan, hirap at problema ay nakayanan. Sa himutok ng damdamin ay nagkakaisa, walang pipigil at walang kokontra. Ipinakita namin ang aming kabutihan, pati na rin ang aming kasipagan. Di man namin aminin na pamahal na rin, di lang ang trabaho, pati ang nakilala namin. Di namin malilimutan ang lahat ng ito, mga aral sa buhay ay natutunan ko. May nabuong pag-iibigan sa bawat puso, kaya mga impatience, ibang iba tayo. Okay, number 32. Yan. Pag-aalinlangan. Sino pong may mga pag-aalinlangan dyan? Hindi may pagkakailang ako ay umiibig na. Ngunit ilang beses nang nasawi sa nagdaan na. Ngayon ba ay muli nang bubuksan?
ang sarado kong pusong sa luha ay natakpan. Sa bagong nagmamahal na ngayon dumating, hahayaan ko ba siyang ako ay mahalin? Kung ang puso ko ay nabibihag na rin, panibagong pag-ibig ay muli ko bang tatanggapin? Aaminin kong ako ay lagi ng bigo, umasa sa wala at hindi ako sumuko. Ngunit ngayon ba ay akin nang isusuko at sa iyo ibibigay pagmamahal sa puso? Alam kong ako ay minamahal niya, natatakot lang akong masaktan ko siya. Alam kong di niya ako kayang saktan, ngunit pag-ibig sa puso ko hindi ko maramdaman. Ang alam ko lang masaya ko pagkasama siya, sobrang pag-aalaga at pag-alala ang iyong pinakikita. Kay gaan-gaan ang loob ko sa kanya, kaya pag-ibig ba niya ay pagbibigyan ko na. Sino ba ito? Hindi na maalala. Okay. Sa dami ba ng ex? Charot lang. Okay, number 33. Ito ay January 18, 2011. Okay. Puso ang makakadama. Simula nang makilala ka sa mundo ko ay sumaya. Simula nang makilala ka, mundo ko ay sumaya. Kay sarap mong makasama sa tuwi-tuwi na. Unti-unting nahuhulog ang aking puso, ngunit kailangan bang ito'y patuloy na itago? Hindi nga nagtagal ay nalaman ko rin, ako pala ay pwede mong mahalin. Ngunit ako ba o siya ang dapat mong piliin? Gayong mas mahal mo siya kaysa sa akin. Guys, naranasan ko to. Nang mabigo ka sa kanya, ay ako naman. Kay sakit isiping ako'y panakitbutas mo lang. Sa puso mong sa sakit ay natakpan. Huwag mo namang sanang ako ay pahirapan. Nararamdaman mo ay iyong timbangin. Sino ba talaga ang mas matimbang sa amin? Isa lang sa amin ang dapat mong piliin. Dahil mas masakit kung ako, ngunit siya pa rin. Hindi ka dapat mag-isip at mag-alinlangan kung talagang siya ay siya na lamang. Dahil kahit di mo isipin ay iyong masusuma, di mo pwedeng dayain, puso ang makakadama. O, di ba? Next, 34. Alaala. Ang mga isang, o mga bagay, isang pangyayari sa buhay natin na minsan ay naisip natin na ito ay isang alaala na lang. Kay sarap balikan ang alaala ng kahapon, isang munting bata ang isinilang noon. Sa akin niyang paglaki ay aking nadama. Ako ay malaya at napakasaya pa. Ngunit sa paglipas ng mahabang panahon, kung aking babalikan ang alaala ng kahapon, masasabi kong mayroon na ngang pagbabago. Malaking responsibilidad ang haharapin ko. Minsan naisip kong kay sarap maging bata, na tila ayaw ko nang ako ay tumanda. Pag naaalala ko ang nobela ng buhay ko, di ko maikubli ang kirot sa puso ko. Nararanasan namin noong malugmok sa kahirapan, mahabang panahon ng aming karukaan. Kung aking iisipin ay nakayanan ko pala, dahil sa pagmamahal at sa natitirang pag-asa. Hindi ko malilimutan ang aking pinagmulan, kahit pa ako'y matuntong sa karangian. At kahit ako pa ay magka-amnesya, paulit-ulit itong babalik sa aking alaala. Okay? Next. 35. Kung hindi man umabot, basta naka 1 hour lang tayo, yung challenge, tingnan natin sa 1 hour. Hindi po kasi pwedeng lumampas na hanggang 2 oras, basta bilisan na natin. Okay guys. Number 35, mananatili. Saan ka man mapadpad ng iyong pangarap, saan sana sa paglalakbay mo iyong malasap, tagumpay at ligaya sa iyong buhay, pagmamahal sa puso mo ay iyong taglay. Sa paglipas ng panahon, baka makalimutan mo na, pag-ibig sa puso ay sa akin mo ay pinadama. Kung sakali mang pagmamahal mo ay mawala, mananatili lang ang alaala ko. Ako ay matutuwa. O diba, ang ingay na ng aso. Shout out dyan sa mga ingay.
Hindi ko malilimutan magpakailanman. Sa buhay ko ito, ikaw ay natagpuan. Ang pag-aalaga mo at pagbibigay kasiyahan, may mapagmahal na puso at mabuting kalooban. Kung sa mahabang panahon ikaw ay magbalik, ang puso mo pa kaya ay may pananabik. At sa pag-ibig ko'y umaasa na taglay ang ngiti, sa puso mo ako pa ba ay mananatili. Next. Ito nung nag-apply ako ng trabaho, March 3, 2011. Hindi ko mawari ang pagkagalak nang sa trabaho ako ay natanggap. Ako ay napadpad dito sa masinag. Kahit nakakainip, akin ang tinanggap. Ito yung naiinip ako dito sa pagiging sekretary ko po sa isang driving school. Saan nakakainip? Parang ako lang lagi doon, tapos bihira lang ma-customer or yung mga magpapaturo po ng driving. Yan po. Buhay sekretarya ang aking gagampanan. Kahit mag-isa lang ako ay makakayanan. Kay hirap maghanap ng trabaho dito sa atin. Kay dami-daming bagay nakakailanganin. Kay daming kwalifikasyong nakakainis. Sa paghihintay halos laway mo'y mapanis. Kaya kahit sahod ko man ay maliit, kaysa naman sa bahay lang ako ay mainip. Gumigising ng maaga ay kinasanayan ko na. Maagang pumasok sa aking opisina. Actually, hindi pala aking opisina. Sa opisina. Pagkatapos maglinis ay mauupo na ulit. Sa paghintay ng kliyente ay nakakainip. Naghihintay na sa telepono ay may tumawag o may magsadya dito na pumunta kaagad. Naghihintay na ang oras ay bumilis. Pag uwi sa bahay pala ay nakakasabi. Ikaw ay inaasam ng kahit na sino man. Titiisin lahat magampanan ka lamang. Upang bagong magkatapusan ng buwan ay may sweldo kang inaasam. Titiisin ko na para ay may maipon. Upang sa pagdating ng pasukan ay may pabaon. Ipong di lang sa lapi pati na rin karanasan na magagamit tungo sa magandang kinamukasan. Diba yan, mga karanasan ko sa buhay. Number 37, tula. Kay laki ng iyong naitutulong sa akin. Kahit pa araw na nakakainip ay dumating. Kayang-kaya mo itong pasayahin. At dahil dyan, special ka para sa akin. Dahil sa ballpen at papel ay nagkakasama tayo. Kahit sa pagtakbo ng oras ay mainit man ako. Hindi ko namamalayan ang pagtakbo ng orasan. Kung ikaw ang kasama ko ay may kasiyahan. Sa buong buhay ko ay nakasama kita. Pagsubok man o tagumpay, andito ka. Mabigo man ang sa pag-ibig ay karamay kita. Masakit man para sa akin ay kaya ko na. Tanging ikaw o simbolo ng baligtasan. Mga titik mo ay kapitagan. Kaya ikaw ay di kayang alisin sa puso ko at isip doon ay nakatanim. Number 38, March 4, 2011, bagong salta. Ayan, bagong salta. Ako dito sa Maynila ay noon. Pagluwas ko ng Maynila. Lahat ay bago sa iyong paningin. Kakaibang takot sa iyong damdamin. Ano nga ba ang iyong kakaharapin? At ang puso mo ay puno ng panindim. Kakayanin mo ba ang patuloy na mag-isa? Kung sa bawat lingon mo'y walang kakilala. Nangangapa ka sa lahat ng bago. Di mo malaman kung anong gagawin mo. Bagong salta ka dito sa Maynila. Kay raming masasamang taong pag-alagala. Swerte mo kung may mabuting makita. Sa bayang ito'y kadalasan ay masama. Lahat ng yan ay aking naramdaman, pagkat dati yan ang aking kalagayan. Malayo na nga ang aking narating, simula ng paglalakbay ay yakapin. Marami na akong narating dito sa Maynila, at ngayon ay hindi pa rin ako magsasawa. Sa patuloy na paglalakbay para sa tagumpay, at mabigyan ang pamilya ko na magandang buhay. Yan, kahit mag-isa ka, kahit mag-solo tayo, basta marating natin yung buhay na maganda para sa ating pamilya. Okay, number 39. Gabay mo. O aming ama, hawakan mo ako upang di ako madapa sa pupuntahan ko.
Hindi man namin ikaw nakikita, pag-asa mula sa iyo ay di mawawala. Samahan mo po ako sa aking pag-iisa upang kahit masaktan ay kasama kita. Bigyan mo po ako ng lakas ng loob upang di ako sa takot ay malublog. O aming Ama, Ama ng Kalangitan, huwag mo po kaming pababayaan. Sa iyo nakasalalay ang buhay ko at sana po ako ay tulungan mo. Ama ka namin at Panginoon ng lahat, paniniwala ko sa iyo ay di mawawasak. Sa bawat pagpatak ng luha ay kasama ko at patuloy akong aasa sa gabay mo. Actually, ang Diyos lang talaga ang nakikinig sa lahat ng ating mga problema, mga hinaing. Kaya kapag may mga problema, yan, simbahan talaga lang ako kayong puntahan pag ako'y nag-iisa, walang makausap, walang, kumbaga, dun ko lang po kasi na-express ko ano yung mga nararamdaman ko. And kahit hindi naman kapag masama ang aking nadarama or something may mga problema, pupunta rin naman ako sa simbahan para magpasalamat. Ganun po. Yan. Okay. Number 40. Pagtitiis. Kaya ko pa ang magpaalipin sa'yo dahil noon pa man ikaw ay kasama ko. Buong buhay ko ay pinuno mo. Kahit mahirap ay kinakaya ko. Kahit kailan di ka magsasawa, magtitiis ako upang may mapala. Naniniwala akong matatapos din, hirap sa buhay ko ay kayang alisin. Hindi biro ang paghihirap ko, kaya naman tinatapangan ko. Lahat naman ng bagay ay may hangganan, pasakit man ay may kaginhawahan. Sa pakiwari ko ay maglalaho ka rin, kailan pa man sa buhay, buong buhay namin. Ngayon kaya ko nang ikaw ay labanan. Ikaw, pagtitiis ko ay mawawala ng tuluyan. Okay, pagtitiis yun. 41. Kaarawan. Espesyal na araw mo'y dumating na. O mahal kong kapatid, binabati kita. Sana nga lang tayo'y magkakasama upang tayong lahat ay maging masaya. Sumapit ang araw ng iyong kaarawan. Hangad ko'y mabigyan ka ng kasiyahan. Kahit simpleng sorpresa ay may bigay ko, ngunit ang nakayanan ay pagbati ko. Tinitiis kong lahat dito sa pagtatrabaho. Kahit sa araw na ito'y wala sa piling mo. Huwag kang mag-alala at darating din, gagawin kong masaya ang araw-araw sa atin. Ang tulad mo ay kaybait na kapatid, ugat na nag-uugnay sa atin di mapapatid. Araw na ito ay di ko malilimutan, ang araw na ito ay ang iyong kaarawan. Yan, para yung sa pag nag-birthday mo, kapatid ko. 42. Daan patungo sa pinto. Okay, ano naman kaya ito? Kailan ba magbubukas ang daan na ito? Kung palaging ito ay isinasara mo. Gusto kong maging susi para mabuksan ang daang ito na patuloy na sinarhan. Nasasaktan ako sa aking pagmamasid, kaya naman tinitingnan kita ng nakapikit. Tila kinalawang na ang iyong kandado, kaya kahit anong susi ay di uubra dito. Sana dumating ang araw na buksan mo na, kaysaya kung yan ay sumapit na. Ang ngiti ko ay magiging abotenga, ngiti sa labi ko'y sa puso mapupunta. Ngunit kahit yata maging sa panaginip, kailan pa man ay hindi masisilip, subalit ang daan pala ay may pinto, ang pinto ang patungo sa iyong puso. Ayun yun guys, yung pag-ibig yun. Charot. Ayan, number 43 na tayo, profesyon. Minsan nasabi kong minamalas yata ako, kahit anong gawin ko ay kailap ng trabaho. Magkatrabaho man ay bakit ganito? Wala na bang iba pa kaysa dito? Aanhin ko ang aking pinag-aralan kung sa pagtatapos ko ito ang kasapitan. Hindi ako papayag na di ito magampanan ang profesyon na kay tagal kong pinaghirapan. Gagampanan ko ang pagiging guro at sa sarili ko ay pinapangako na walang sino man ang makakapagpigil. Trabahong di bagay sa akin ay makitil. Kay dami ko nang naging karanasan sa paghahanap ng trabaho o kay pinahirapan. Napadali lang ng pagpaplano. Ang plano ay mabuti kung di masisira ito. Ayan, dami ko na kasing applyan. Bago ako maging isang guro, naging tindera ako. Naging kahera. Kung ano-ano mga sinasabi ng mabababang trabaho. Pero hindi ko yun minamaliit dahil doon ako nagsimula.
bago ako mag-isang tunay at ganap na guro. Okay, next. 44. Ang title po nito is Isang Buwan. Bakit nang mapalapit ako sa puso mo, ay pilit na lumalayo ang isip ko sa mga usaping pag-ibig lalo na sa iyo. Kahit ang pagmamahal ay pinatutunayan mo. Aking inasam na ako ay mapag-isa, ngunit bakit ngayon ako'y nag-iisa na? Ay parang tumututol ang aking puso. Ayoko pa lang sa iyo ay patuloy na malayo. Isang buwan na lamang ay titiisin ko na, dahil malapit nang muli tayong magkita. Katulad mo, ako rin ay nasasabik, sana ako pa rin sa puso mo sa aking pagbabalik. Tatapusin ko lamang itong buwan dito sa aking pinagtatrabahuhan, upang di naman masayang ang lahat sa pagtsatsaga ko ay may malasap. So, hindi ko na maalala kung kanino, para kanino ito. Okay, number 45. Lakas loob. Tila yata hindi na matatagalan pa, napaabuti ng isang buwan pa. Sa loob ng tatlong araw ay napagtanto ko na at nabuksan ang isip ko sa sinasabi nila. Nawawalan na ako ng amor sa trabaho sa inaasal ng bossing kong ito. Sabi nila di raw ako tatagal dito, ngayon nawari kong tama pala kayo. Kaya lakas loob ko nang puputulin, di ko naiisipin kundi aking gagawin. Buo ng loob kung ayoko na dito. TANGA lang kung magpapatuloy pa ako. Alam kong mahirap maghanap ng trabaho, ngunit kung dito ay mananatili pa ako, mabuti pa ay kumilos na ako. Lakas loob ko nang gagawin ang aking plano. May mga ganun kasi, talagang nakakasawa na yung trabaho. Kasi hindi naman talaga, kumbaga hindi naman talaga karapat-dapat para sa isang talagang nangangarap dahil parang napaka-unfair minsan. Yun, mga ganun. Sobrang baba ng sahod, sobrang hirap ng trabaho. Walang benefits. Okay, number 46. Banta. Naguguluhan ako kung ano ang dapat gawin. Dadalong isip ako, kaya ko bang tiisin. Hanggang isang buwan dito sa trabaho, naway may mangyaring pagbabago. Ano nga ba talaga ang aking mapapala? Sa trabaho ito, ang kliyente ay wala. Bakit sa akin nila binubuntong ang inis? Ginagawa ko naman ang pagtatrabaho at paglilinis. Darating din ang pagtatapos ng buwan, sa wakas may sweldo akong inaasahan. Saya sa puso ko ay aking malalasap kapag ang sweldo sa kamay ko na ang natanggap, ay natanggap. Humanda kayo pag yan ay sumapit. Kalayaan ay akin nang makakamit. Tabi ng dila nyo'y matatapos na. Dahil sa wakas, ako ay aalis na. Wala silang mga kliyente kung sinisilsin nila ako. Diba? Ang hirap ng mga ganung trabaho, yung mga ganun ng mga boss. 47. Pero kung may choice ka naman talaga ng mapapasukan, pwede ka naman umalis. Diba? Yung mas better. 47. Pagsapit. Ang pasukan ay akin ng inaasam, pagkat ito ay tatlong buwan na lamang. Nasasabik na ako sa aming paaralan, maging sa mga kaklase at mga kaibigan. Ang dami kong pabaong mga karanasan na maaari kong sambitin sa talakayan. Ang totoong buhay dito sa mundo, kailangan ng tiyaga at pagsasakripisyo. Parang kailan lang at ang bilis ng panahon, matatapos na sa kolehiyo sa isang taon. Parang panaginip kong aking iisipin, ang makatapos sa kolehiyo ay makakamit din. Karami ng pangyayari sa buhay ko, kaya saan man makarating ay matatag na ako. Napakahirap ng aking pinagdaanan. Lahat ng ito pala ay kaya kong lampasan. Okay, number 48. Karanasan. Sa aking pagmumuni-muni ay naiisip ko lang, mayroong bigla ang sumagi sa aking kaisipan. Napakasaya ng buhay ng mga kabataan. Kapag nasa tamang edad na, kay daming gagampanan. Ngayon nga ay malapit na akong magtapos, kay dami ko ng pinagdaanan sa bawat kilos. 4 na taon sa kolehiyo matatapos na, ang magandang buhay ay sisimulan ko na. Lahat ng ito ay hindi para lang sa sarili, kundi para rin sa pamilya kong ipinakatatangin. Buong pagsisikap ko at pagsasakripisyo, lahat ng iyan ay para sa inyo.
Ang aking karanasan ay magsisilbing aral na ituturo ko rin at magsisilbing pangaral. Hindi ko lang ituturo sa mga estudyante ko, kundi sa lahat ng taong makikilala ko. Number 49. Pagbangon mula sa pighati. Hindi ko man maiwasang hindi balikan ang laging sinasabi nila at pinag-uusapan. Ang pamilya daw namin ay walang mararating. Lahat ng ito ay magbabago na rin. Kami ay unti-unti nang umaangat ngayon. Sa hirap at pasakit ay nalugmok noon. Gusto kong patunayan sa kanilang lahat. Nagkamali sila ng taong kanilang hinahamak. O hinamak. Patutunayan kong kaya kong ibangon ang pamilya naming nagdusa noon. Ang karukhaan sa nagdaang panahon ay tuluyang mapuputol at magwawakas na ngayon. Galit sa puso ko ay gusto ko nang alisin. Ngunit bakit nga ba di ko kayang gawin? At katulad ng hirap naming napakatagal, panahon ang kailangan dito ay makatanggal. Actually, natanggal na talaga siya ng panahon sa puso ko. Yung galit, yung sama ng loob, na nawala na yun, guys. Move on. Number 50. Pag-ibig. Nasaan ka nga ba sa panahon ngayon? Uso ka pa ba o laos na ngayon? Sila ay naniniwala kahit konti lang nakakakita. Hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita. Sabi nila kusa ka raw dumarating, di na kailangan hintayin at hanapin. Sabi nila di raw nakikita ang ngunit na darama, kung talagang para sa'yo ay sa'yo talaga. Puso daw ang magsasabi, hindi ang mga labi. Kayo ay makiramdam at tumahimik sandali. Damhin ang presensya ng pagdating mo. Madilim nating mundo'y pinaliliwanag nito. May kakaibang kabog dito sa aking dibdib. Ikaw na nga ba ngayon ay nagpapahiwatig? Nararamdaman kong paparating ka na. Sinasabi nilang pag-ibig, nandito ka na ba? Diba? Parang ito na yata yung nararamdaman ko dun sa ngayon naging husband ko. O diba? Pag-ibig na nga talaga. Pero sana nga hanggang dulo, no? Charot. At ang pagsubok, saan makayanan namin? Number 51. Number 51! Katotohanan. Natagpuan ko na ang aking tadhana. Maligaya ako at sadyang napakasaya. Sa buhay kong ito'y wala nang hahanapin pa. Ikaw na nga at wala nang iba. Puwang sa puso ko ay pinunan mo, lungkot ng damdamin ay pinasaya mo. Masasabing ang napakaswerte ko, nag-iisa lang ako dyan sa puso mo. Sabi nila, ano daw ang iyong nakain? Sa gwapo mong iyan, sa akin na humaling. Mabait ka nga at mayaman pa, kaya sa inggit ay bahala sila. Pagdating ng araw ay mauuntog ka daw, at ang katotohanan ay mangingibabaw. Ngunit bakit ngayon ako ay nauntog? Ang lahat pala ay panaginip sa akin pagtulog. O kaya nangangarap din ako na-standard ka sa lalaki ganito eh. Pero, o diba, panaginip lang. Panaginip lang, guys. 52. Pero ngayon, ang tunay na buhay ko, nagmamahal kami ng mister ko. Ayan, sana till death do us part na. 52. Ayan guys, 6:35 PM na po, hanggang number 51 lang po ang ating nabasang tula. Hindi po umabot sa 66, ayan po guys. Okay. Masasalamatan ko po ang nagbigay po ng damit po na ito sa akin. Si Ma'am Luz po, sa Kanumay High School po. Shout out po sa taga Kanumay National High School teachers po, yung dati mga co-teachers ko dyan, and yung aming head teacher dyan. Pogi-pogi. And especially, maraming salamat po kay Ma'am Luz dahil sa binigay po niyang blouse po sa akin. Gabi. Ayan, nakaka-aura tayo ngayon. Ayan. maraming salamat po sa mga taga San Isidro po. Mabuhay po. At shoutout po sa lahat ng mga nandyan po sa kabundukan po ng San Isidro. Yan po ay sa Antipolo. Ito po ay para rin po sa ating success, sa ating lahat. Thanks,
salamat po sa patuloy na sumusuporta po sa akin. Sana po wag po kayong magsawa na sumuporta po.